Sa ating sumpong ataksyon, face-to-face idol na ere po siya ng June 19, si Elisa Tamondong. Ito po yung asawa. So, reklamo niya ang kanyang asawa na nag-hold daw ng kanyang passport at dokumento dahil sa ayaw nitong humiwalay sa kanya, kung maaalala mo, idol. Nung isang araw ba ito? Oo, nung isang araw po, idol. Mm-hmm. Si madam na isang OFW. Ma'am, kumusta po kayo? Medyo okay na po, sir, kasi yun nga po, sir, sabi isa sa uli na po yung mga dokumento ko. Oo, nakangiti na si ma'am, pero nung punta siya rito, medyo malungkot siya. Yung ano eh, patapos na yung programa, matatandaan ko to si ma'am. Sure. Eh, yung kanyang passport itinago, yung kanyang cellphone na hindi naman sa kanya yun, kinuha. Opo. And then, sinanda pa yung mga appliances. And now, pati yung mga requirements, mga dokumento ni ma'am, kinuha din. Opo, sir. Mm. At sabi nung si mister, hindi raw siya. Hindi raw po siya, sir. Pero ngayon, ilalabas na po daw. Paano sir naman si mama ka-uwi? Kung wala yun. At sinong kukuha? Alangan ba naman multo? Eh, sila-sila naman nandun. Si mister at yung kanyang mga kamag-anakan. Yes po. Yes po, sir. Ah, andito si Mr. Tamondong. Live. Papasukin si Mr. Tamondong. Si sir. Hey. Okay. Ba't ka na pahe? Ba't ka na pahe? Ano na ngayon? Sabi mo, wala. Hindi, sige. Malalaman din ng mga viewers, sir, kung bakit tayo nagulat. Bakit ka na pahe? Okay, sige. Eh, paupuin si sir. May TV na. Oh. Ano to? Monitor. Parang monitor ko ito. Dati. Di ba dati may monitor tayo? Tim, oh. Ayan, oh. Parang yung monitor natin noon, oh. Reklamo idol ni ganito. Yeah, dito na talaga yun. Andito na ngayon si Mr. Bonifacio Tamondong. Okay. Mr. Tamondong, salamat po sa pagpunta. Mabuhay ka, sir. Doon sa pagpunta mo rito. Sir, ayan na si Mrs. Mrs. Ayan na, kausapin mo na po si sir. Sabi mo, wala. Ngayon, no, lumabas din lahat. Sinong kumuha? Multo yon, kumuha? Yan ang masaklap sa'yo. Hindi nyo nilalabas kung anong hinihingi para hindi na dapat tayo nakarating dito. Dapat, undes, ba't binigay mo na doon sa barangay? Hindi yung umabot pa tayo dito. Punta ko, asawa ko kasi, punta ko sa anak natin, tinatanong ko, nasan yung cellphone sa kanyang passport? Paano nalalaman ni, ng mga anak natin yun? Eh, yung mga anak natin, daladala ko sa Pangasinan. Umalis ka na, nauna ka na sa Maynila. Din ako yun. Tapos, hindi ako naniniwala sa'yo. Pagpunta ka Kibuyang, kaya anak natin. Andun tayo sa barangay, sabi ko, akin. Pag uwi ko, may naiwan ka. Pag umuwi sa bahay, sabi ko, akin na yung passport. Sabi ko, ayoko ibigay, sabi mo. Oh. Nakita ko yung bag nyo pa isa doon, nakatago sa may, kab, sa may baba ng... Hindi ako naniniwala sa'yo. Hinabi ko, akin na yung passport. Sabi ko, sir, sabi mo, anong sabi mo? Wala sa akin. Sabi, tapos nung ano, sabi mo na naman. Wala sabi mo na naman, akin na. Eh, aalis ka rin. Ba't ko pa ibibigay? Sabi mo sa akin. Oh. Wala ang talaga alam nyo. Nakita ko yung bag sa ilalim ng kama natin, di ba? Hindi ako naniniwala. Tinignan ko pa dun sa silong ng kama. Wala. Kasi sabi ng ano kasi yung mga barangay. Kasi hinahanap ko rin yung mga lotion, yung mga sabon, yung mga toothpaste. Wala rin doon. Andun din lotion. Sabi ng barangay, di ba? Bilisan mo kasi may operasyon sila. Sabi sa'yo, di ba? Nataranta ka. Sinamahan pa kita nagbuhat ng mga naniniwala sa'yo diba na wala. Kita nagbuhat ng cabinet? Tinago nyo lahat. Lahat nga nung package na ano, yung mga pressure cooker, yung andon, ano, tinago pero nyo yung, lahat. Di ba sinamahan pa kita nagbuhat ng mga cabinet wala, po? Wala, tinago nyo lahat yun yung rice cooker, tinago nyo lahat yung mga bagong binigong okay appliances. Sige, merong gustong pumasok dito? Ah, yung pangalan ng anak. Sige, papasukin si Bernaliza Tamondong. Dito siya. Dito ka upo. Kasi gusto mo upo sa tabi ni nanay o sa tabi ni tatay? Hindi. Sa nanay ko lang, pero pare-pare mo silang kakampihan. Pare-pare mo silang kakampihan. Okay. Dito ka lang kay nanay. Sige. Ayan, si Ma'am Bernaliza. Parang magkapatid lang silang dalawa, no? Okay. Mm-hmm. Magkamukha. Parang pinagbiyak na kamatis. Okay. Salamat, Ma'am Bernaliza, sa pagpunta. Okay. Salamat din. Ba't ho kayo napunta rito? Meron kayong gustong mensahe kay tatay, kay nanay, pareho sa kanila? Anong okay gusto mong sabihin? Go ahead po, ma'am. Ano, sir? Kasi pumunta sa akin kahapon yung tatay ko. Okay. Nagtatanong po siya sa akin kung nasa akin ba daw yung cellphone, saka kung asan daw yung mga kapatid ko. Okay. Eh sabi ko, hindi ko po kasi alam. Ngayon po, ang sabi ko, sige, bukas tayo mag-usap. Sasamahan kita dito sa, dito nga po kay, sa inyo nga po. Opo, ma'am. Para magkaintindihan kayo ni mama. Yes, ma'am. Sabi ko, huwag kang matakot, sabi ko sa kanya. Kung nasa'yo yung passport, pati yung cellphone, ilabas mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, wala nga sa akin, nak. Di ngayon, pumunta ko nung, madaling araw sa Bulacan po, para kausapin yung lola ko. Ngayon ang sabi, pagdating daw po ni Papa, yung cellphone daw po, kasi nasa Pangasinan daw po si Papa eh.
kami po lahat, kumbaga nasa Pangasinan, ang sabi daw po, ang kumalikot daw po, yung kapatid daw po nung tatay ko na may, hindi naman po siya may diferensya, sakto lang po. Parang okay. May pagkukulang po sa isip na pinakailaman, kumbaga, pinaglaruan po, kumbaga, kinuha po na walang paalam. Okay. Ngayon, ang kala nila, hindi malalaman na kinuha kasi syempre po cellphone lang po yun tapos yung tablet na iwan. Pero teka muna, may kandado yun eh, maneta. Opo, ganun po talaga yun sir. Kasi yung mama ko, nag-abroad din po siya. Yung mga damit din po, nakalock din po yun. Kinalkal din po ng kapatid din ng papa ko. Ah, okay. Sige, ganun sige, po talaga sige. Kasi kumbaga... Eh, yung passport? Paano? Yung passport daw po, sabi ko, tinanong ko sa tate ko kasi pinapaamin ko. Ang sabi niya naman mamuto po sa akin, nasa ilalim daw po ng double deck. Ah, okay. So nakita na, nandiyan ang passport? Okay. Kaya sabi ko, ilabas na lang po na, okay. Ilabas na lang po ng tatay ko para makaalis naman yung mama ko. Kasi correct. Para kailangan niya sa trabaho yun. Eh. Para mabuhay niya rin yung mga kapatid ko. Tama. Sige, pwede yung pakilabas na po yung passport. Yan. Very important yan. Kasi kung hindi sana isusoli ni sir, tayo ay magpapile ng lost passport at kakasuhan si sir. At saka sir, kanya ka pa singhot ng singhot, ano? May sinabi sa amin, si ma'am, hanggang ngayon ba, ikaw ay gumaganon pa rin, po, nag-a-addict pa rin? Hindi po. Kailan ka naghinto? Ito na mga ilang linggo na, ilang araw. Kailan ka huling gumamit, mga ilang araw nakaraan? Mga dalawang buwan po, ganun. Pero hindi po, nihinto ko na po kasi sa problema. Ganyan. Dalawang buwan na? Oh, so, pero ngayon, tuloy-tuloy pa yung pagsasabong mo? Hindi na po nagsabong po. Hindi na po. Inom? Ayun po, yung inom lang po. Kasi pag namamalingki pa ako, gamot sa ano yun, inom ako, dalawang isang Red Horse, dalawang patulog lang po kasi. Gabi. Madaling gabi. Araw po. Minsan lang po pag kumita, namamalingki ako sa balintok na maize. Okay. Pero, sir, itigil mo lahat ng bisyo. Opo. Pero, pati yung pag-inom po ng opo. Red Horse na yan. Okay? Hindi kasi maganda yung iinom ka na hindi mo naman kayang dalhin. Lalo pat dahil sa bisyo na yan, natututo kang magkalikot o magsanla ng mga gamit para hindi. Lamang masuporta ang bisyo nyo. Sir, advice ko lang to, paing kapatid lamang na po. Sana papagyan nyo ako. So, nasaan yung passport? Dito po. Bigay. Pero okay. Po yung TV po, nasangla namin kasi kulang po kami yung budget ng mga anak ko. Isangla natin yung TV. Totoo. Nasangla natin, wala kami yung budget kasi kulang kami pera po. Mahina pasada sa walang mais po. Pati ito, mga requirements, bigay na kayo ma'am. Okay. Titignan ko lang Tatar-ID. Yung cellphone po, nandun po sa bag ko. Okay, sige, kunin mo. Ito pa. So, pero nung magsanla ka ng TV, nagpaalam ka ba kay Mrs.? Hindi po kasi natatakot kasi baka pagalitan niya ako pero wala pong budget. Sinabi ko na lang pa kanya, tubusin natin. Hindi sir, hindi sir. Magalit man siya o hindi, kailangan pa rin sabihin mo sa kanya. Hindi kasi po pinapalag. Hindi kasi sir, hindi sir eh. Sorry sir ha. Mamaya, pagsalitain kita. Kapos ka sa pera. Opo. Kapos kayo sa pera ng anak mo, kamo. Kapos sa budget. Patingin, then, sandali lang, sabihin mo kay Mrs., okay, kapos kami sa budget kasi hindi ka nakapagpadala o kapos yung padala mo. Pwede ba magpadala ka ng pera? Dahil kung hindi, isasanla ko itong TV para mapunan yung mga pangailangan namin dito. And then, kung hindi maniwala si ma'am, sige, ito, yung anak mo magsasalita kakausapin ka. Sir, di ba? Ang tawag niyang respetuhan. Respetuhin mo si Mrs. Kasi yung pagsanla mo ng mga gamit ninyo na hindi alam ni Mrs., pambabastos yung kay Mrs. Okay, sir? Opo. Sige. Ma'am, kumpleto na? Wala po yung Qatar ID at saka yung health card. Andiyan lahat. Wala. Okay, sige. Mamaya po, checkin natin yan. Ano? Marami pa tayong oras. Ano pa yung sinulin nyo? Ano pa itong... Sapatos nyo po. Sapatos. Sige, labas yung sapatos. Okay. Sapatos. Sige. Sapatos. Ayan. Parang sapatos ni Cinderella. Gold. Ayan. Sapatos. Buti hindi sinapok sa iyo to. Hindi mo sinanla to. Hindi po. Dala niya sa galing sa abroad po. Oh, may tatak pa to. Aldo. Pinakuha po kasi sa akin ng mama ko. Signature. Ano pa? Huwag lang panty ah. Malang panty dyan. Alam ko po. Alam mo na. Sige. Para i-account natin sa harap ni ma'am. Mga remote. TV remote. Oh. Sige. Ay, wala na. Wala naman yan. Ha? Oh, yan. Ibigay na kay ma'am. Lalagyan. At saka itong sapatos. Ayan. Okay. Okay. Sa ulihan ng bayan. Itong portion na ito. Yung TV, bigay. Nagulat tayo. Sige. Sa nagulat sa TV. Kala ko magsasanla. O natatawa yung anak. Si Ma'am Bernalisa. Ma'am, totoo daw minsan kinapos daw kayo ng budget.
Kaya napilitan siya magsanla. Minsan lang po kasi ako pumunta sa tatay ko. Kung baga may asawa na po ako, dun po ako nakatira sa asawa ko. Okay. Hindi, pero totoo raw yun na sabi yun niya, kinapos daw kayo ng budget. Sabi po ng mga, kasi minsan po magpapadala rin ako minsan sa kapatid ko. Pag wala sila 200, 300, kasi kapos nga ako talaga. Kasi minsan wala rin trabaho si Papa, tricycle driver. But, o tricycle driver, may trabaho. Kung baga, siyempre, pambaon po. Eh, si Mama magpapadala ng pera, nagagastos din nila agad. Alam mo ma, marami akong kilala ng mga tricycle driver na nakapagsasapat yung kanyang kinikita kahit eh, na wala po tatlo, silang ano, wala po silang linya, sir. Kurlorum po. Ah. Yun lang. Kaya meron pa tayo sa kakunang linya. Wala pong budget. Ikaw may-ari ng tricycle. Opo, hulugan po 'yun. Sa puro sipo kaya minsan. Hindi lumapit ka kay Mayor ipa-raise to mo. Minsan dalawang beses na ako nahuli sa tungko sa Bulacan, 15 na 15. Yung papadala niya babawasan dun. Eh kaya nga sir, ikaw rin may kasalanan. Eh huwag kang pumayag na maging kolorum ka. At pumunta ka sa Mayor's office para ipa-raise to mo 'yun para maging legit yung iyong pamamasada. Kasi, para hindi ka nagawing gatasan dahil hangga't hindi ka legit, sir, gagawin kang gatasan ng mga loko-loko mga traffic enforcer. Kasi malakas kasi mataas yung ano yung linya 100,000 90,000. Hindi ko po kaya. Eh, well sir, meron man siguro pamamaraan na pwede kang mag-usap ni Mayor o meron kang makausap ng ibang operator na tutulong sa iyo si Mrs. Nagagawan po ng paraan niyan. Okay sir? Huwag ka na maging kulorom. Minsan padala si Mrs. ko hindi pag malaki nga pinapadala. Kasi yung huli na 4,000 hulog 3,000 sa motor bi 1,000 na titira. Okay. Pero sabi ko gagampanan ko pa rin yan dahil bata kaya ko pa rin yan sabi ko. Opo sa pagbajita ko yan. Bandang huli hindi, wala nam, hindi po kami nag-away po niyan. Okay, yung family rin yung sila tapos wala akong dahilan. Siyempre pagod kami galing Maynila. Okay, ako sir. Nagluto sabi niyo lang ginawa. Siyempre puyat. Wala sila na pinatulog ko po sila. Tapos sandali lang sir. Sige okay na yan. Ma'am, kahapon, kausap ko yung nanay-tatay niya. Ang request ay sana magkabalikan daw kayo. Ayoko na po. Bakit naman? Wala naman din po tayo nag-away. Ayoko na. Kasi bakit ayaw mo na makipagbalikan? Marami pong sumbong yung mga anak ko eh. Tsaka ayaw na rin ng mga anak ko sa kanya. Hindi. Sandali lang po. Binanggit mo yung mga anak. Ano? Eto, bigyan natin respeto. Itong si Bernalisa, nandito na rin lang. Kung totoo ba yan, Bernalisa, magsalita ka. Eh, totoo ba? Kayo mismo, ayaw nyo na magkabalikan silang dalawa? Hindi naman. Lapit pero kung ayaw na po talaga nung nanay ko, kung ayaw po talaga nung nanay ko, wala pong magagawa yung tatay ko. Hindi, ang tanong ko pero lang sa'yo. Pero kung sa amin po. Okay, sige, kung sa inyo. Hindi, i-disregard mo yung ayaw na ng nanay mo. Kasi ang sinasabi po ng nanay mo, so, ma'am, wag mo siya i-coach, please. Ang sinasabi ko sa nanay mo, ayaw nyo na raw na magkabalikan sila. Kayo ang tinuturo. Yes or no? Tama, mali? Maybe lang sir, kasi gitna po eh. Pero bakit? Kailangan mo, you have to take a stand. Since you're the eldest, I believe. Tama? You have to take a stand. Kasi ginagamit ka ni nanay. Kasi kami dito sa programa, iha, gusto namin habang maaari, buo yung pamilya. Dito magkakawatak-watak kahit na. Gusto mo so, lang namin, ma'am, sir, kung ayaw po ng magulang namin. No, sorry, ma'am. Sorry, that's not the right answer. And that's not the question. That's not my question. Sabi kasi ni nanay, tingnan mo si nanay, nakasimangot na. Ayaw nyo raw. Kayo raw ang may ayaw na makipagbalikan nung na. Nung una po kasi yun, kasi syempre po, may bisyo si Papa, pero di ko po alam kung nagbago na siya. Eh, kung magbabago naman siya, pakita niya sa mga kapatid ko na magbago siya para makita din ng magulang mama namin. No, bibisyo siya pero ngayon na monitor mo ba na wala parang na? Parang di ko na rin po kasi siya nakikita kasi wala na rin po ako sa kanila kasi sir eh. Kumbaga okay. Doon na po ako nakatira. Ah, kasi nung meron pa siyang bisyo, ayaw niyo na magsama pa sila kasi may bisyo. Hindi naman papa. Po. Parang ganun po. Sir, wala ka na bang bisyo? Wala po. Nagsusugal? Alak po. Hindi pa nagsusugal. Alak lang. Drugs. Ay, hindi po. 3 months ago, nag-stop ka na. No, talaga nang hinihintok para dumating misis ko. Hindi ka nagpa-rehab. Hindi po. Eh, paano pag dumating yung time na guyuin ka ng mga barkada? Ayoko na po. Ayaw mo na. Trial din kaya sa akin. Pero, panindigan ko po yung ano, para magbalikan mga asawa. Sabi ko, magbabago ako. Ilang taon na po yung bunso niyo? 6 na taon. Pero bigyan po niya ang chance. Okay, ma'am. Magbabago ako. Ayan, hindi na muli. Kausapin mo. Ma'am, makinig ka lang, ma'am. Magbabago ako. Hindi na mag-inom. Kasi ayaw mo na sa akin mag-inom ako eh. Oh. Wala naman tayo pinag-away. Dalam pista kinasal. Hindi na, hindi ako isang chance lang. Alam, mahal na mahal kita, di ba? Hindi. Basta kasi damdamin, di ba? Hindi sa abroad. Oh, pabayaw. Hindi ako mapabayaw. Kahit nang iginom ako, kumikita para sa mga anak ko rin.
Tapos, hindi naman tayo nag-away. Tapos, ba't ganun? Okay lang kung sinaktan kita, inaway kita. Pagdating mo, hindi pa. May time daw na, hindi naman sa akin na kinakampiyan kita. May time na siguro pag lasing ka, hindi mo alam ginagawa mo sakit, pa. Sa dadami, ba't ganyan? Ako lalaki, dapat. Hindi ko niloko si mama niyo. Alam namin yan, pero siguro mahal na mahal ka. Minsan babae, hindi ko managarap sa mabae. Minsan diyan nagbibiraw. Kayo pa. Sa pagdating ng tinda ko, sa bahay nag-inom isang bose. Dalawang bote. Tapos tulog na ako. Pero inuuna ko yung pagkain ng mga baon. Magagit na lang ako sa inyo pa. Sige, may gusto kang sabihin? Sir, pasalitin natin si Bernalisa. Sige, anong gusto mong sabihin? Naputol nga? Ano po sir, siyempre, nasaktan din yung nanay ko. Siyempre, pag may time na lasing siya, kasi yung nasa Pangasinan nga po kami, ang sabi kasi ng nanay ko sa akin, natutukan nga daw siya ng kutsilyo kasi lasing na lasing daw po yung tatay ko. Okay. Kumbaga, siyempre, ang epekto ng alak nga, kumbaga, sabi ko na lang sa tatay ko, magbago na lang siya, huwag siya mag-inom. Pakita niya sa mga kapatid ko na kaya niya kahit hiwalay na sila, kahit nasa abroad yung mama ko, bigyan niya ng pera na kahit papano pala si Papa ganito, nagbago na. At least kahit hindi alam ng magulang ng mama ko na ganun siya, at least nagsasabi mga kapatid ko sa mama ko na nagbago na pala yung papa namin kahit papano. Okay. Mrs., hindi na pala siya lasinggerot, isa lang daw pampatulog. So ginagawa ng maraming tao yan, alam ko. At wala na pala siyang sugal at hindi siya nagda-drugs. So why don't you give him another chance for the sake of your 6-year-old son? Son ba, daughter? Lalaki, babae? Ilan bang mga bata, anak niyong maliliit pa? 6 years old tapos anong sumunod? 11. Plus 19. Alang-alang doon sa 6 and 11 years old. Kasi ganito po yun, sir. Pangatlong abroad ko na po to, sir. Sabi ko sa kanya, ito pangatlo ng abroad ko to. Pag hindi ka nagbago, maghihiwalay tayo. Yung una, pangalawa, ganun pa rin siya. Kasi, ngayon, sabi ko, kinausap ko siya bago ako pumunta ng Qatar. Pangatlo na tuyeng. Pag hindi ka nagbago, hiwalay tayo. Ano yung sabi na hindi magbago? Hindi magbago na? Hindi po siya nagbabago, sir. Di ba sabi niya hindi na siya umiinom, hindi na siya nagdrugs? Mag-iinom pa rin po siya, sir. Diba, nag-inom, pero ito, sir, bibigyan ko po siya ng chance. Umalis, aalis po ako kung talagang magbabago siya, patunayan niya po, sir. Ito? After 2 years, pag nagbago siya, babalikan ko siya. Pero pag hindi siya nagbago, palambingin mo yung palamigin mo yung taon pa para makita ni mama na kaya mo pa rin magbago kahit papano. Thank you, salamat. Agree after 2 years po, kumbaga, sir. Pakita mo na kaya mo magtrabaho, kaya mo magsumikap kahit wala si mama. Pagdating mo, sige, sandali. Sir, nag-advise yung anak. Kumbaga, kahit na hindi nag-aabot si mama ng pera sa'yo, kumbaga, kaya mo ipakita sa mga kapatid ko na ganyan, mabigyan mo ng pera na hindi lang si mama. Minsan, di ba, pag-abroad mo, sabi ko, inom tayong dalawa. Isang tagay siya. Pag-abos na isang bote, nubos. Okay yun, sir. Banding ang tawag doon. Kaming dalawa. Banding yun. Dito na siya pagdating niya. Sa kanya isang baso, akin, pag nubos siya, ayoko na. Sweet naman. Ngayon, nangyari. Okay yun. Yung totoo po yun nangyari. Ito nga pagdating niya, inom kami isang bote sa kanya. Kasi ayoko. Hati kayo. Ayoko pa inom yung ano. Nasa bahay na lang kami nagbanding. Mas okay yung kaysa sa beer house. Opo. At ibang kainuman mo. Opo. Na chicks. Ayan, at least si Mrs. Opo. Okay na okay yun. Pabor na pabor ako doon. Pagdating, hinihilot ko siya kasi pagod galing abroad. Masakit tigas dito. Aba, hinihilot mo pa. Sweet naman. E palakpakan mo si sir. Ganun pala. Pagkatapos niya painumin si Mrs., pahilutin pa niya. Ano pang ginagawa mong kabutihan kay Mrs.? Gusto kayo mapagod din. Basta, giban. Ano pa? Tapos mahilutin, pinapatulog mo. Basta bili ka ng tina pa, bibilihan ko gusto ng panluto. Binibigay mo sa kanya kung anong gusto niya, niluluto mo siya ng gusto niyang pagkain, ulam. Sa amin, pagdating ko, bilihan mo ng tina pa, yung ginawa ko. Masunuring ka pala. Takot sa kanya pag lalo kong nasobran sa alak. Ibig sabihin, takusa ka. Totoo po yan. Minsan, kung takusa ka, ba't mo siya tinutukan ng kutsilyo? Hindi, ako nag-iwan ng baboy niyo kasi sa supervisya. Nasobran sa alak. Nasobran sa alak. Gin po kasi alak yun. Alak na wala. Pero na. Ano yung mga bilas ko. Sige. Pero sa naintindihan mo yung sinabi ng anak mo. Muna si Mrs. Ganto na lang pa, magbago ka. Kumbaga, wag mo na ibalik yung bisyo mo. Wag ka na, mag-inom ka man din na sobra para kahit papano yung paglasing ka kasi hindi mo masabi na ginagawa mo, 'di ba? Para kahit papano isang red horse tulog. Totoo naman 'yan, 'di ba? Isang red horse. Isang red horse, wag na yung sobra-sobra. Alam mo pinakamasarap inumin, San Miguel Light. Yan dating iniinom ko eh. Pag na lasing ka, gising mo masarap. Hindi nga totoo, San Miguel Light. Walang hangover yung San Miguel Light. Medyo mahal nga lang po. Ganun din ang presyo. Hindi, ako nung ingaw po sa San Miguel Light, di nga. Kaya lang, para talaga makatulog ako, dahil mahina ang tama, isang case kaya ko nung panahon.
kaya mo pa isang case? Hindi, kasi hindi ko na. Hindi mo, ang mahirap, kaya mo, kaya, hindi kaya ng bulsa. Hindi kaya ng bulsa po. Kaya pa isa-isa. Minsan, pag ano, isa yung din, kinakalate ko po yan. Manonood. Gabi-gabi umiinom ka para makatulog. Hindi, pag hindi ako namalengke po, hindi ako mag-iinom. Pag na, kasi po para mapuyo. Eh ano kung bilang kita ng isang case na San Miguelite sa lata? Para, kaya lang irasyon ng anak mo. Hindi, totoo. Isa-isa bigyan ka gabi-gabi para pampagana rin yan eh. Yung, actually, totoo to, sabi to ng doktor ko, hindi masama po yung alcohol basta nasa tama lang. Yeah, in fact, nirecommend pa kayo ng isang basong red wine eh. Pag sumusobra yun ang pangit. So kung isang San Miguelite lang gabi-gabi, okay yan, bibigyan kita isang case. May nabibili isang karton eh. Hindi, totoo yan. Pag-uwi mo ngayon, bibila, pababila ko dyan, San Miguelite. Okay sa yun? Okay lang ba? Baka mag-asawa ko sabi. Pag pa ako magkagalit, ganyan na tayo eh. Hindi, pagkatapos yan, hindi, sandali lang. Pagkatapos, bigyan kita ng good night para mas lalo masarap tulog mo. Sleeping please. Ngayon, syempre, para hindi ka ma-impacho kinaumagahan, bigyan kita ng gut right. Para kondisyon kapag-isip mo. Okay yun sa'yo. Ngayon, kung gusto mo maging maputi, bigyan kita ng Oxy White. Letos recados na yan, kuya. Para lumakas-lakas ka na sa pagpapamasada, bigyan kita ng Robust Energy Capsule. Maganda yung matay si Kel. Gising na gising ka na. Okay sa'yo. Okay na. So, magpakabait ka na. 2 years daw si Mrs. Abroad. Ayun, narinig mo naman yung payo ng anak mo. Para sa kabutihan mo yan, magkakabalikan kayo. Babago talaga ako. Yeah. Pakita mo pang magbago ka para kahit papano. Kahit wala dito yung mga kapatid ko, sabi mo sa kanila na... Pero pwede ko dalawin. Ayun. Gagawa po kami ng kasulatan na pwede niya pong ipasyal yung mga bata pero kasama po yung guardian. Okay, okay. Basta wag lang nilang kunin doon at wag po silang magwala doon sa ate ko kasi nakakahiya rin po sa mga tao doon. Hindi ko magwawala kasi. Mm-mm. Yan yung pagkipago mo pa. Ginagalo ko pa siya mo. Yan ang pag-anuhin nyo kasi kagahapon si Annalyn nagbanta na gusto niyo pumunta dyan si tatay manggugulo. Sabi ni Annalyn na doon sa message niya. Kaya ang pinagsabihan ko ngayon si Annalyn. Gusto ko lang po sir na magkaroon kami ng pirma. Sige, ganito po ma'am. Sasamahan namin kayo pa. Saan bang lugar ulit niyo? Kalaokan. Sa may Bulacan, sir. Malaria. Bulacan na yun. Bulacan. Kalaokan, malaria, sir. Sa saan ka paggaling siya ngayon? Malaria po ba? Malaria, Kalaokan. Kalaokan? O, doon magkakapirmahan sa Kalaokan. Tungkol sa napag-usapan natin, sasama namin kayo doon. Okay? So, okay na, problema. Solve na. Thank you po, sir. Salamat. Ma'am, salamat ano, po. Oh. Hug naman para anong... Oh, hug. Show naman para eh. Sige, lapit. Sige na, sige na. Wala naman masama, ma'am. Eh. Yeah, asawa mo naman to eh. Ikaw naman. Sige na. Babago talaga ako. Oh, hug mo. Akin mo lang. Kasi sila talaga. Wow. Hindi nga. Oo na. Magbago ka na muna. Magbago ka muna pa. Magbago ka muna. Hindi na. Toto? Ay, magbago ka muna. Magbago na. Pakita mo, ipakita mo magbago ka. Babalikan kita pag nagbago ka. Pag hindi, goodbye. Hindi nga. Oo, magbago ka muna. Gawin mo. Wag mong sabihin, gawin mo. Gawin mo, gawin mo. Promise sa Lord, ikaw rin. Ay, wala akong ginagawang masama. Hindi nga. Oo, gawin mo, wag mong sabihin, gawin mo. Kasi ang salita, hindi yan napapatunayan. Gawin mo muna. Love na love mo. Eh, syempre, nakikita ko naman, sir. Naniniwala ko, love mo siya.